Hindi na bro, hindi na Brother Dwayne, kasi kailangan expert ka talaga kahit sa pagbabasa pa lang. Kasi yung Hebrew text at saka yung Greek text, kailangan talaga kasi may mga, for example, meron yang mga dots na ginagamit. Tingnan natin yung Romans 16:16 sa Greek kasi yung New Testament isinulat originally sa Greek. Correct. Tingnan natin na ikumpara natin ito doon sa Tagalog na translation version na binasa ng ministro ng Iglesia ni Cristo. So nasa taas po o makikita ninyo ito sa inyong screen, yung New Filipino version na binasa ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Magbatian kayo ng banal na halik, lahat ng Iglesia ni Cristo ay bumabati sa inyo. Parang makukumbinsi ka nga, no? So, pero pag tinignan natin sa Greek, tingnan nyo ha, yung nakasulat po sa Greek, nilagyan po natin, ginawa po natin red, Ecclesiae. Yeah, that is, kwan po ha, that is feminine, plural, nominative. Hindi po siya singular. Correct. Kaya nga, halos lahat ng translations, pag pinuntahan mo sa English, churches. Correct, correct. Hindi po siya church. Ayan. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit yung ibang mga sekta, kapag tinanong mo, binalikan mo yung original text sa Hebrew at saka sa Greek, hindi na daw kailangan yung Hebrew at saka sa Greek kasi na-translate na daw yung mga Biblia natin sa mga lingwaheng mauunawaan natin. Hindi po dapat ganyan kasi dapat babalik tayo kasi yan yung original nga, sinasabi nga natin, original nga, di ba? Di ba, pag original, ibig sabihin, yun talaga yung katotohanan. Ayan. Ano po ang background nung during the time na mission po si Apostle Paul doon sa mga Kristiyano sa Rome or sa nung isulat niya ang letter to the Romans, no? Ito po ang mababasa natin sa The New Testament in Antiquity sa page 325 po, ah. Page 325. Ayan po. Yung may mga yellow po na... Okay. The origins of Christianity in Rome are uncertain. By the 1st century BC, Rome possessed a large Jewish population, perhaps as many as 50,000. Many Jews arrived as slaves after 63 BC, when Pompey conquered Jerusalem. The strong commercial ties between Rome and Judea attracted even more Jews. Archaeologists know of nearly a dozen synagogues in Rome. In a possible to assume that the Roman congregation began in these synagogues the early decades of the first century. Ayan. Paul is aware, of course, that he is addressing Christians with Jewish heritage. He speaks of circumcision, the law of Moses and Abraham's significance, and the faith of unbelieving Israel as if his readers enjoys a deep Jewish heritage. Ayan. So sa background po na ito, kahit lahat, alos po lahat ng mga scholars, ito po mga Protestant Biblical scholars, ito po si Byrd, si Kohek, at saka si Green, no? Pinaparating po sa atin na yung mga Kristiyano doon sa panahon nung isinulat ni Apostle Paul yung Book to the Romans, na yung mga Christians doon na tinatawag na, ipagpalagay na natin yung sinatawag nilang member doon sa Church of Christ, no? Yun ay pinagkaluban ng knowledge at katilinuhan sa mga magaling magsalita or magaling talaga sa wikang Greek at saka sa Hebrew. Bro, correct. Oo.
Ngayon ang tanong, meron bang katangian nito ang mga kapatid natin? Pinagkalooban ba sila ng knowledge ng Hebrew at saka ng Greek, no? O sasabihin din ba, oh, marunong kami ng Hebrew at saka ng Greek. Ang tanong, bakit wala pa kayong salin ng Bibliyang ngayon? Correct. Well, Father Jai, alam na alam natin na yung pag-translate ng original languages mula sa Hebrew, Aramaic at saka sa Greek, papuntang English or Tagalog ay hindi po madali. Correct. Correct. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil meron tayong mga magagaling at matatalinong mga biblical scholars sa ating church. Kaya nga po produce tayo ng mga translations na mas malapit sa original text. Correct, correct. Walang 100% na perfect na translation, pero nakaproduce po ang Catholic Church ng mga translations kagaya ng New American Bible Revised Edition. Correct. Na mas malapit sa original text, Hebrew, Aramaic at saka sa Greek. Ngayon, ang tanong, kung ikaw ba, no, sasabihin mo na kaya mong magsalin ng Biblia mula sa Hebrew papuntang English, halimbawa doon sa Old Testament part. At kapag mali ba ang pagbasa mo ng Hebrew, kaya mo kayang magsalin kung sa pagbasa pa lang mali na? Hindi na, Brother Dwayne. Kasi kailangan expert ka talaga kahit sa pagbabasa pa lang. Kasi yung Hebrew text at saka yung Greek text, kailangan talaga kasi may mga, for example, meron yang mga dots na ginagamit na nagbibigay ng kahulugan sa binibigay na salita. Okay. Ito po, panoorin po natin, nag-uusap po dito yung mga Iglesia ni Cristo ministers na kaya po nila daw maka-provide ng sarili nilang salin. Ito po, panoorin po ninyo, ha. Pero bago natin isagutin yan, kapatid na Ramil, yung talatang kanilang pinagbabatayan, anong reaksyon natin doon sa sinabi nyo ni Mr. Abe na? Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, pala po. Wala akong sali ng Biblia. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mars, sapagkat walang credibility at walang competence. Anong reaksyon mo dahil sa sinabi wala rin tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yun ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon yung mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Ayan. So, bago natin ipapanood yung video na isa pa, sabi daw doon, kaya nilang mag-salin. Ang problema, oo, kaya ninyo, kagaya ng New World Translation ng mga Jehovah's Witnesses, kaya nilang mag-produce, pero maraming mali sa pagkakasalin. Oh, especially doon sa John 1:1 na ginawa nilang agad yung mga small letter G instead of yun po ay labag sa Greek grammar. Ayun, ang tanong, kung kaya ninyong makagawa ng mas malapit sa original text. Correct. At yung sinasabi nila na kung sila daw gumamit ng Biblia natin, hindi natin paniwalaan. Dapat naman kasi, Biblia nga namin na ginagamit niya. Ang tanong, ang interpretation niya ba? Tama doon, correct, sa mga text. Hindi naman, yung kaya kasi ginagawa ng iba, may prop text sila. Correct. Ang tanong, out of context naman. Correct. Tama ba yun? Hindi contextualize yung pagkasalin. Tapos, say Jesus naman yung, yung ina-apply mo, hindi naman correct sa Jesus. So, hindi talaga namin paniniwalaan kapag kayo ang gumamit ng Bible. Tumpak. Kasi, bakit kami may doubt na makagawa kayo ng sarili ninyong salin na mas malapit sa original text? Kasi po, napanood po namin yung ilan sa mga videos ninyo. Mali-mali kayong magbasa. Halimbawa, ito po ha. Ito pong isa sa mga Iglesia ni Cristo ministers. Binasa niya po yung Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Panoorin po ninyo ha. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa the book of Genesis. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23 the verse 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu Adonai nasi Elohim atak betekenu bemegkar. Yung
doon sa mga hindi nakakaalam ng Hebrew, mabibilib talaga kasi nagbasa siya ng Hebrew. Correct. Pero, no, yung binasa po ng Iglesia ni Cristo Minister, pakita po natin yung binasa niyang Hebrew text po, yung kanina, yung pinakita niyo po sa screen, Brother Benny. Ayan na. Ayan na. Yan nalagyan po natin ng kuwan sa ilalim, oh. Yung from right to left po yan, ha. Shemaino Adonai. Hindi po Adonai. Yung from right to left, yung dalawang, yung first Hebrew word, from right to left, ng Genesis chapter 23 verse 6, at saka yung pangalawa, doon from right to left, Shemaino Adonai po ang pagbasa noon. Hindi po Shemaino Adonai. Kasi po, si Abraham ang tinutukoy. Alam nyo ba, no, sinabi ng iglesia, binasa ng iglesia ni Cristo Minister, ang Adonai bilang Adonai. Alam nyo po kung ano ang ibig sabihin ng Adonai na binasa niya. Ito po, ah. Dito po sa The Complete Word Study Dictionary, Old Testament, sa page 18 po. Ito po ang ating mababasa. O, ito po, ah. Page 18 po. Ah, ito po, ah. Adonai, a masculine noun used exclusively of God. It is often used in place of the divine name YHWH or YHWH. Ibig sabihin yung Adonai, ginagamit lang para sa Diyos. O ngayon, sino pong tinutukoy doon sa Genesis chapter 23 verse 6? Si Abraham po, ang tanong, Father Jai. Si Abraham ba, Diyos? Hindi po. O ayan. Klaro, klaro po. So ginawang Diyos ng Iglesia ni Cristo Minister, si Abraham, nung binasa niya ang Genesis chapter 23 verse 6. Ayan po. O, dyan pa lang, parang... magugulat ka, sabi nila, isa lang daw yung Diyos nila, yung Ama lang nasa taas. Eh, bakit ginawa nila si Abraham na Diyos? Bumasok ka na sa legit na siya. Kasi marami po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na marunong ng Greek at saka sa Hebrew, gumagamit sila ng mga lexicon, ng interlinear. Yun ba, isapat na? Tingnan po natin, ha, ito po, makinig po kayo sa payo ni Dr. John Skrinak, isa pong kilalang biblical scholar po na protestante sa Oxford. Ito po ang advice nyo po, ha, sa atin. I also want to caution, however, that knowing a little Hebrew or Greek can be dangerous. If you know these languages, but you aren't studying them seriously and reading in them regularly, you actually need to have a lot of epistemological humility and restraint. No, ang pinarating ni Dr. John Skrinak, ang yun daw may little knowledge sa Hebrew at saka sa Greek. Ano daw? Very dangerous po. Dangerous, very dangerous. Ayan. Kasi baka mali-mali, katulad nung napanood natin na previous na ginawang Adonai si Abraham. Yes po, yan. Kaya, nagpapasalamat po tayo dahil yung Catholic Church, napakarami pong mga biblical scholars na magagaling, no? Magaling talaga at matalino na binigyan talaga ng Diyos ng gift talaga para hindi lamang para mabasa, ano? Kundi para maintindihan talaga. Kasi iba yung merong nagbabasa, kayang bumasa, pero hindi naman inintindihan yung binabasa. Inintindihan. Correct. No?